Ito po, sir, ito yung ano, yung... Sir, mapaputol lang kita saglit, ha? Sige po. Napansin mo ba yung kagandahan ni Inday sa ni Vice President Inday Sara? Nako. Ito maano natin diyan ah. Ito, nakita mo na yan in person, yes. si Inday, eh, di ba? Being a Taboweño, eh may chances talaga na nakikita ko to si Mayor Sara Duterte. Tapos, tingnan mo, litaw na litaw yung kagandahan, ah. Very natural. Ito yung mga tinatawag na ano eh. Lalong-lalo na nung dalaga pa to, mga dalagang Pilipina talaga na kakaiba yung ganda, di ba? Mga ganyan. Oo. Si Mayor Sara 40 plus na. Iba talaga 'yan eh. Iba yung beauty. Kumbaga, walang ka-stress-stress oh. Talagang tama. Enjoy lang sa kabila ng mga batikos o mga Duterte. Enjoy niya lang. Oh, tingnan mo. Napakaganda ng smile. Very ano, very perfect yung smile eh. Eh ano eh, pati naman mga kapatid eh, no? Si Baste, si Pulong, eh, mga gwapo naman din talaga eh, no? Oo, kumbaga sa Bisaya, Pisoy. Oo. Eh, ano ba nangyari dito? Bakit partner ba din, di ba, umano? Talaga bang nanatili at kumbaga nasa puso pa din nila ang cancel culture, ano? Yung sa akin, nanatili ba sa puso nila or parang kasi parang pagbigay sana ng respeto? Oo. Kasi inauguration to eh. Alam tama. Mo, kahit kasi under ano sa constitution po natin, eh talagang merong event na ganun. Kailangan merong inauguration, yung susunod na uupo. Then knowing that Vice President Lenny Robredo, sorry po ah, sa kampo po ni Ma'am Lenny, yan po ang iniisip po namin ng mga Pilipino. Kalaban ban po ninyo sa politika o hindi? Kasi parang dinamay ni si Mayor Sara eh. Oo. Siyempre, iba yung panggaan ni Mayor Sara, ni Tatay Digong as President and Lenny Robredo, iba yung relationship nila eh, kakaiba eh. Talagang hindi maganda. Pero si Tatay Digong, kahit nagaling kang opposition, kung magtatrabaho ka na maayos, kukunin ka naman talaga niya. Pagkakatiwalaan ka niya, which is yun po yung ginawa niya at the start of his administration way back 2016. Totoo. Kung, diba? Kung hindi ako nagkakamali, Harry Roque. Harry Roque, andun dyan din yan eh, no? Kumbaga, dating kritiko niya dati yan eh, di ba? Yes, isa sa mga kritiko si Harry Roque, lalong-lalo na sa human rights at international law. Oo. Mga kritiko yan si Harry Roque. Pero dahil yung expertise niya at galing, nakita ni Tatay Digong, binigyan siya ng pagkakataon. Nag-end up na spokesperson pa niya, ano? Oo, 'di ba? Ganyan po sana yung ano, yung gagawin. Ito kasi yung nakita ko sa event. Kung tingnan natin sequence. Yung reason daw po ni Ma'am Lenny ay a-attend siya doon sa event ng 74th na event or anniversary ng Sanaga, which hometown nila, 'di ba? Hometown okay. Nila 'yon. Kung titingnan natin yung mga upload sa Facebook, 2 days ago na siya. Mula kanilang umaga. Oh, 2 days okay. ago. So, ibig sabihin, wala namang mag-a-upload ng event na gabi. Tapos, umaga na. So, ibig sabihin po nun, yung upload na yun is Sabado pa. Sabado. Okay. So, ang event is Sabado. Ang inauguration ni Inday Sara, Linggo. Linggo. So may chance na pwedeng maka-attend, ano? Baka pagod. Yes. Tapos yun yung ginawa niyang reason na may ganap daw siya ng doon sa... Correct me if I'm wrong, ha? Kasi sa nakikita ko sa Facebook page, mga Facebook post, lalo na sa kanyang official na page, kaninang umaga, 2 days. Kasi kung ano, kung talagang... ano yun na tawag nito? Kung magiging... kasi iba yung timeline ni Facebook eh. Iba yung timeline niya eh. Kasi i-count niya talaga 24 hours. 24 hours talaga yung i-count niya. Nakalagay doon 2 days pa lang. Sabi ko, kung 2 days pa lang, kung Linggo to, alanganin. Kasi gabi yung event. Gabi yung nakikita natin eh. So may chances talaga na Sabado, nangyari yung event sa Naga, then Linggo, yung inauguration ni Mayor Sara Duterte. Oo. Kasi pag sinabi mong inauguration, hindi na yan iisang tao eh, di ba? Isang tao na magre-representa ng pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. So, it represents the whole country pa din eh, di ba? Tapos, ikaw yung papalitan. Wala. Di ba?
Tapos wala. Siya pa yung wala. Oo. Di man lang nirespeto. Yun yan. Saka isang ako, beses lang. Para sa akin, partner, ano eh, dapat isa siya doon sa na, sa pinaka-importante na nandoon. Kasi oo, parang yan. Ano yan? Parang, kumbaga, Miss Universe eh, di ba? Miss Universe. Hmm. Oh. Kailangan yan, yung dating Miss Universe nung nakaraang taon, nandoon para ipapasa yung corona. Di ba? Ganun yung ano eh. Oo, ganun yung pagkakaano eh. So, sasabihin ng mga bashers, ay, bakit mo naman inihambing sa Miss Universe yan? Pero, ibig kong sabihin dito na mas importante pa to kaysa sa Miss Universe na pagpapasa ng corona. Ito kasi is pagpapasa nung responsibilidad para sa buong bansa, di ba? Mm-mm. Parang tapos, ano sana yung sports lang na kahit na tumakbo ka nakaraan, ngayon dahil iba na yung uupo, eh yung willing ka na ikaw pa mismo magpepresenta sa sarili mo. Inihahain ko sa'yo, parang ganyan eh, inihahain ko sa'yo na ikaw bilang susunod na pangalawang pangulo, maging ina ng ating bayan, ganto ganyan, eh buong puso yung aking pagtanggap. Ah, ganyan sana yun ano eh. Kaso, pambihira naman, no? Kumbaga, miski ba, miski doon sa tinatawag natin, kunyari ba? Ano, kunyari lang. Kunyari, ano ka, okay sa'yo, di ba? Maipakita mo lang sa taong bayan na suportado ka pa din doon sa susunod at narating, di ba? Eh kasi yung parang ako dating sa akin noon yung kumbaga ito sariling opinion ko dating sa akin is parang sige bahala na kayo diyan wala na ako diyan parang ganoon na lang eh di ba yun yung sariling opinion ko na kumbaga parang kinakailangan sige upo ka na okay na yan di ba wala talo na ako wala na ako sa eksena eh okay na yan sige mag-inauguration na kayo diyan saka ano yung nangyari dito kasi pwede siyang umaga mag-flight. Oo. Tapos, or tanghali, sabihin natin. Then, wala nang issue sa security. Bakit? Fully secured ang lugar. Oo naman. Kasi nandun si Presidente. Nandun yung susunod na Pangulo. Which is right after kasi ng ano ng proclamation nila, ang automatic kasi na nagbabantay na sa Presidente tsaka Vice Presidente natin, PSG na. Takeover na sila nun eh. So, very secured ang lugar. Walang problema sa security. Siguro sa oras, wala rin conflict. Talagang gumawa lang ng senaryo. Then, adjustment lang sa oras. Then, kung i-explain natin yung adjustment ng oras, may isa akong gagawing example na nag-adjust talaga sila ng oras nila. Alam mo kung ano? Ano? Ang simbahan ni Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Oo. Kasi ang simbahan nila, ano, sir? Usually, alas 2 ng hapon yan. Hanggang alas 6, alas 7 ng gabi. Para po makasabay yung mga kababayan natin na miyembro or tagasunod galing sa ibang bansa para makasabay sa kanilang pagsimba. Alam mo, nag-adjust sila ng simba nila ng alas 8 ng umaga. Hanggang alas 12, ala una. Bakit? Dahil si pastor ay present din sa inauguration. So, yung buong congregation, hindi lamang dito sa Pilipinas, sa buong mundo, nag-adjust para lang bigyang daan na maka-attend si Pastor doon, sa inauguration ni VP Sara Duterte. One example, di ba? Sige, tuloy mo, partner. Kumbaga, ano eh, isa sa pinaka-importante yan eh. Lalong-lalo na, hindi ka talaga pwedeng mawala doon eh. Ako para sa akin, hindi siya pwedeng mawala kasi nga yan yung pagpapasa nung responsibilidad. Kumbaga, kung tawagin niya natin is, ano tawag doon yung parang... parang change of command, no? Oo. Yung pinaka-formality na, eto, ipinapasa na. Yung chain of command, eto na yung susunod. Tapos na po ako, si Inday Sara na, sana suportahan natin. Yung ganun, ba, ganun lang ba? Ano? Para, kasi, di ba, sa PNP natin, tsaka sa AAP, example na natin, chief of staff, tsaka yung PNP chief. Di ba, yung ano ngayon, yung magre-retire na, tapos yung papalit, yung susunod. Di ba, yung flag ba yun, tsaka yung ano, yung parang, basta may simbolo yan sila eh, na ipapasa, ang ganun. Maganda sana sa event na yan, dyan mangyayari yun, di ba? Na present siya, maganda nga, nasa stage din siya eh. Habang nanulumpa si Mayor Sara, nandun siya sa gilid. Diba? Nasa gilid siya to give respect whatever color you came from, whatever party you came from, just to give respect.
Hindi para sa kay Mayor Sara, hindi para sa pamilya nila, but for the Filipino people. At the same time, ito naman yung inauguration. Ako'y nakasisigurado 100%. Hindi lang Pilipinas ang nakatutok dito, pati ibang bansa. So, may masasabi na naman sa atin yung mga taga ibang bansa na mga journalist, na mga medias na wala talagang pagkakaisa diyan sa Pilipinas. Ano? Pwede. Pwede. Totoong mangyari yan, nagagawa nila ng issue yung bagay na yan. Totoo yan. Hindi malayo. Kasi ano ba naman yung tapos ka na, eto na, bigyan mo ng formality, bigyan mo ng ipakita mo sa taong bayan na miski hindi na ako ang vice presidente, miski wala na ako sa opisina, eto pa din ang suporta ko doon sa ating susunod na vice presidente. Kasi kumbaga parang ipinapakita mo na yun na ginampanan ko yung akin tungkulin nang ako'y vice presidente. So ngayon naman, dahil nga ang puso at isipan ko is talagang mapaangat at para sa Pilipinas, eto ko, kahit na magkaiba kami ng partido, kahit na magkaiba yung paniniwala namin, a-attend ako at wini-wish ko na magtagumpay ang susunod na vice presidente. Di ba? That is yun talaga yung napakagandang gawin. Saka magugulat ka, magiging positibo ang pananaw at tingin sa iyo ng mga Pilipino. Tama. Magiging positibo ang tingin ng mga Pilipino if ever ganun yung approach mo. Magiging positibo. Kasi tama ka, nabanggit mo 'yan. Kasi ang talagang problema nila ngayon nung mga taga-kabilang parlor is talagang isineseparate nila yung sarili nila. Oo, isineseparate nila. Doon nararamdaman nung mamamayang Pilipino na talagang feeling nitong mga to, talagang elitista sila, elite sila talaga So ganoon. So ito posible na maduktungan pa. 'Di ba? Pero kung umattend siya, possible na nakikiisa si VP Lenny ngayon na. Medyo okay ah. Pag tumakbo to ng medyo mababang position sa susunod na election ay baka mapag-isip-isip ko na mukhang okay talaga siya at ang iniisip niya talaga is para sa bayan. Kasi kahit na magkaiba ng paniniwala, sumuporta pa din siya, di ba? Oh, totoo yan. Then siguro bago tayo mag-proceed sa next na natin, dagdag na lang, next topic natin, dagdag ko na lang yung talagang pagtanggap sa pagkatalo. Yun na lang talaga. Kasi kahit yung pag-concede niya, parang tagilid pa nga yun Pag sabi, nag-concede na, tapos yung abogado niya, sabi, hindi pa daw. Kasi hindi mismo galing sa bibig ni di ba? Kaya mismo doon, nagkakaroon po ng doubts or palaisipan sa aming mga Pilipino kung totoo nga bang concede na, nagpakumbaba, tinanggap po yung, sabi natin, pagkatalo. Kasi paligsahan to Ang bawat paligsahan may nananalo at meron talagang natatalo. Tama, ayan.